Dapat nito, meron pang kalawit eh. Good morning, James Kuara Jahaw. Tinanghali ako ng gising. Alas 7 na ako nagising. Medyo napagod sa biyahe kahapon. Ayan. Naada muna ni Eddie yan. Kahapon, pauwi ako. Makakulimlim na, tamang-tama. Pagdating ko ng bahay, umulan. Kaya nakamenos na naman tayo ng patubig. Ayan. Oh, di ba? Nariwa na siya, oh. Kulay green na siya. Ayan, papaalis ko rin yan, yung mga natirang okra na yan. Pagkatanim daw, mga isang buwan pwede nang patabaan. Balak namin ni Edding lagyan ng ano to, sili, yung pagitan, yan. Dalawa siguro pwede, no? O isa lang? Dalawa. Dalawa, no? Tapos ipapaano natin? Ano tawag doon? Pabubutas natin sa kalabaw. Oo, papakalabaw namin. Dito, dalawang tudling. Oo, dahil marai-rai din. Pagka nalinis na natin to. Oo, dahan-dahan lang kasi unti-unti lang. Pagka may tanim kang gulay sa pagitan, habang iniintay mo yung kalamansi, meron kang inaasahan na pangtustos sa gastos ng ano, kalamansi. Sili, madali lang. Eh di ano, tatlong buwan, oo. Mamayang hapon, malinis na yan. Nga pala guys, yung plastic na pinaglagyan ng punla, hindi namin inalis kaagad. Kasi, ang usapan namin nung nag-deliver ng punla, i-refund nila yung pera. Bala kong palitan yung punla. Pero, suggest ako ng, kung pwede, bawasan na lang ng 20 pesos ang isa kasi 60 pesos ang isa nung punla. So, pumayag siya. Naka-refund ako ng 9,000 pesos. O, yun ang pambibili natin ng makina. Ang sabi niya kasi, pag pinapalitan ko yung punla, ibabalik namin sa plastic yung punla. Kaya hindi namin inalis yung mga plastic doon. So ngayon, okay na yung usapan. Ayan, pinaalis ko na. Siguro mamayang hapon na lang ulit ako lulusong kasi check up ni Baby Liam ngayon eh. Dalhin ko muna siya sa clinic. Ayan, hindi kami natuloy. Hindi kami natuloy magpa-check up kasi kasi sumakitan siya ni Mami. Ayan, sumakitan siya ni Mami. Pinapakita mo pa yung dimple mo, ha? Yabang-yabang mo na, ha? Bukas na lang kami magpapa-check up. Pareschedule ulit kami. Dapat may bakuna siya ngayon eh. Na RV at saka TRV. Uy, pogi. Naka-spidey yan, no? Uy. Nga pala guys, 2 months na si Baby Liam ngayon. Ayan. July 24 kasi pinanganak yan ng May. May 24, May, no? Ayan. 2 months na siya, eksakto. 2 months na si Liam ngayon at merong gustong mag-sponsor ng cake. Ayan, nandito sila. Hi po! Hello po! Uy, bakit ang dami? Di ba? Ito po, pasok kayo! Oh, sige. Sensya na kayo, nandiyan po yung sinampay. Ganda po naman. Naku, ang dami namang ano, dala. Ito po, number 2. Promote natin yung ano nyo, store nyo. Puka. Puka sir, pasensya na kayo, yung laban hindi pa natupi. Ayan. Promote natin yung store nila. Ano to? Ano pangalan? Nueva Ecija Homemade Sweets. Nueva Ecija Homemade Sweets. Yan. Yan po ang sponsor natin ngayon. Saan yung ano nyo, store nyo? Ano lang po kami, bali sa bahay lang po kami. Homemade lang po yung ano namin. Bali pwede nilang i-search sa FB to, di ba? Pwede. FB page. Okay. Homemade. Nueva Ecija Homemade Sweets. Yan. Search na lang sa FB guys. Ililink ko sa baba. Okay. Ang pangalan mo, ma'am? Rochelle.
Tsaka si Sir? Jomel. Okay. Eh, so mag-asawa kayo, no? Mag-boyfriend, girlfriend. Oh, okay. Good luck sa business. Okay. Oh, thank you. Maraming salamat. Thank you po. Yan. Para meron kayong souvenir din sa akin. Thank you po. Thank you po. Mat, okay, bye-bye. Ingat. Ayan, buksan natin. Happy 2 months old. Wow, ang laki. Ayan po, maraming salamat sa Nueva Ecija Homemade Sweets. Yan. Ang cute. Uy, baby, ang cute. Oh. Gusto niyo pong umorder, click niyo lang po yung link sa baba. Andun po yung FB page nila, ililink ko po. Ayan, ang galing ah. Meron siyang sponsor ah. Hoy, rep nyo daw yan, baka malusaw. Hindi, pipicture lang muna siya. Ayan, pagdala natin si Mater ng cake. Meron lang akong lalakarin sa bayan. Daanan ko na si Mater. Parang ayaw akong pabili ng makina. Ayun oh, ulan na naman yan eh. Ay siyan, libre. Dalawang buwan na yung apo nyo? Dalawang buwan lang ata. Tinatanong ako ni Tina. Tina, baka ituloy ako makatulog. Bumumpi lang ito sa akin. Pag sumahod ako, si Mader ang una kong pinupuntahan. Binibigyan siya ng konting allowance. Sa totoo lang, nasa abroad ako, hindi ko siya nabibigyan ng monthly, hindi regular. Ayun ko lang siya nabibigyan ng regular monthly. Malinis na. Konti na lang. Oh, magmerienda na kayo. Tingnan mo nga, may aanihin na ako dito. Oh. May papaya pala ako eh. Oh. Diba? Wala kayo nakitang ahas. Takot sa inyo, no? Ito, kailangan putulin to kasi kailangan nakabilad yung ano, yung alamansi. Ada ka, baka mahulog ka. Tanong-tanong ako ng kawayan dito. Maraming may kawayan dito eh. 2,000 daw, Eddie. 3,000 to 3,000. Kawayan. Sampuno. Depende kung gaano kalaki. Sayang yun doon. Nabili ng 2,000 lang. Kaya lang, uupa ka pa ng... Oo, puputol. Kasi pag pinakyaw mo yung isang puno, ikaw ang magpuputol. So, uupa ka pa ng mamumutol. Ayan yung sinasabi ko. May motor siya. Yan pala yun. May makina nga sa likod. Bukod pa yung power spray na yung tinitimpla na isang drum. Tapos yung ginagamit sa mga car wash, yun eh. Bukod pa pala.
Pera yan. Bukod pa pala, re. Yan yung nakikita ko doon sa tindahan. Mabilis nga naman, ano. Wala kayang ahas dito. Pagka may nanginginan ko yun. Dapat nito, mayroon pang kalawit eh. Yun oh. Diba? Nakakalawitin mong ganyan, tsaka matatabas eh. Shoutout sa mga batang 80s, 90s. Ayan. Alala nyo to. Ayan, aratiles. Naalala ko nung mga bata pa kami, walang makain sa bahay, lulusong kami sa bukid na ganito. Maghahanap kami ng, ayan, aratiles, kamatsili, kung ano-ano yung makukuha sa bukid. Siyempre, pag gutom ka, maghahanap ka ng pagkain. Itong aratiles, kahit siguro mapuno mo isang tabo, tapos maubos mo. Parang hindi ka nabubusog eh, no? Pero akit ka pa rin akit. Hello. Hindi na naranasan ng mga bata ngayon yun. Oh, malinis na guys. Oh, di ba? Gandang tingnan. Siguro naman mahihiya na yung magtatapo ng basura niyan. Itong bikin na to, marami nang hihiram sa biyanan ko na hihiramin, tatamnan daw ng gulay, sili, kung ano. Kaya lang, pag tagal-tagal, ayaw na nilang umalis. Ayaw na nilang bitawan itong biki. Kaya, mas mainam kung ako na lang hawak nito. Ayan, katulad ng papaya na yan, dati hindi nakalitaw yan nung madaming damo. Ngayon, kitang-kita na. Pagbukas siya nawala, alam na. Dumaan yung pinsan ko. Sayang daw at di niya na kuha yung mga puno ng okra. Kasi nag-ano yun eh, ang tawag nito? Yung mushroom. Napakaganda daw gamitin yung mga puno pala na yan, yung puno ng okra. Sayang at di niya nabalitaan. Ang dami pa namang puno na to. Ang hinayang siya kasi ngayon lang niya nakita. Kung nabalitaan daw niya na papastable ko to, kaya sana kinuha niya yung mga puno. Napakaraming kabuti nito. Kaya lang, meron siyang prosesong ginagawa. Pag nagawa niya na yung proseso na yon, kusang tutubo yung mushroom dun sa puno nung ano, okra. Gandito yung hangganan. Ayan. Ito yung kulang ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 walong puno. Yan, tapos na sila oh. Ito na lang. Tutubo pa yan. Ayan ang gagawin namin. Patutuyuin namin yan. Pagpatubo na ulit siya, tsaka namin susunugin. Damay na lahat yan. Dati na rin ako naggulay dito. Nilagyan ko ng upong pagapang yan. Yung walang balag. Tapos dito nilagyan ko rin ng gulay. Dito may balag, yung kawayan. Ewan ko, anong tawag sa inyo nun? Sa amin balag. Yung kinakapitan ng mga halaman. Pinagapang ko dyan sa irrigation na yan. Oh. Nakapag-anon siya. Sabi ni Eddie, huwag daw muna kami bumili ng makina kasi
dalawang beses nang naulanan, ayan, basa pa. Ayan, nananariwa naman siya, oh. Ay, naku po, delikado to, oh. Natuyo siya. Kaya kailangan talaga na may panghulip, eh. Kan bibitaw, ha? Pahinga na tayo, guys. Tapos na yung isang araw. Maraming maraming salamat ulit sa pagsama. See you in the next video. Bye-bye.